Matagal na bang alam ito ni Ashley? At sagot naman ni Scorpion, ngayon lang chosen one, ngayon ko lang sinabi sa kanya ang katotohanan. At huwag kang mag-alala, mahal na mahal ko si Ashley. Sa totoo niyan, may iba pa akong napaka-importanting sikreto na dapat mabunyag ngayong araw na ito. At bigla ngang napatigil itong si Chosen One at kinakabahan. At sabi nito sa kanyang sarili, naku, parang kinakabahan ako ah. At sabi nito, kay Scorpion, ano bang sikreto yun? At sagot naman ni Scorpion, kapatid ko si Young Master. At nang sabihin ni Scorpion na kapatid niya si Dave, ay tuluyan na ngang nabitawan ni Chosen One na kanyang kutsara. At sabi nito, seryoso ka ba? Baka nagjujo ka lang. At biglang pinakita ni Scorpion ang dalawang litrato na kung saan may mga simbolo nga ang kanilang katawan na may mga balat. Si Scorpion na may balat na Scorpio na simbolo ng pagka-sojak niya. Pati na rin itong si Dave na may balat na Octopus na simbolo rin ng pagka-sojak niya. At hanggang ngayon ay patuloy pa rin lumalaki ang mga simbolong ito na mga balat nito sa kanilang katawan. At dahil doon ay di makapaniwala itong si Chosen One sa kanyang manakikita. Dahil lagi nga niyang nakikita ang mga balat na yun na simbolo ng pagkasawjak ni Dave sa tuwing naliligo sila sa pool. Na mga oras na yun ay gusto ni Justin na pumunta na sila sa mansyon at papuntahin rin niya ang mga sawjak. At tinawagan na rin nito si Makmak at sabi nito, hello Makmak. At sagot naman ni Makmak, yes Scorpion, napatawag ka. At sabi naman ni Scorpion, ngayon na ang tamang panahon na sabihin ko ang totoo kay Dave. At sabi naman ni Makmak na parang kinakabahan nito, habang nai-excite rin, talaga Scorpion, sigurado ako na ba dyan? At sabi naman ni Scorpion, oh Makmak, bahala na ako nung mangyari. Kung tatanggapin ba niya ako o hindi, kung magagalit ba siya sa akin o hindi, sigurado na ako. Actually, andito nga ako kina Ashley at Natsumi kasama si Chosen One. At biglang napatigil tong si Makmak at nagtataka. At sabi nito, ano, bakit ka nandyan? Huwag mong sabihin na kapatid mo din si Chosen One. At patawan mang sabi ni Scorpion, hindi Makmak, basta mamaya ako na sasabihin ang lahat. Papuntahin ko na sila ang mga sojak dyan para sa malaking meeting kasama ang City Boys. At sabi naman ni Makmak, sige Scorpion, ako nang bahala, sasabihan ko silang lahat. At bigla ngang pinagtipo ni Makmak ang lahat sa sala. At dahil sa kakatapos lang nila kumain, nang gabi ngayon ay walang ginawa ang City Boys at ang mga Angels, kundi antayin ang kanilang mga bisita. Dahil sa sinabi ni Makmak na pumunta ng mga sojak, pati na rin si Natsumi, Chosen One at Ashley. At nagtataka ang mga ito kung ano ang meron. At dumaan pa mga minuto ay isa-isa na ngang nagdadatingan ang mga sojak. Hanggang sa dumating na ang lahat, pati sila Chosen One, si Natsumi at si Ashley. Pati na rin itong si Scorpion. At sabi ni Natsumi, magandang gabi sa inyong lahat. At sabi naman ni Dave, anong meron? Bakit andito kayong lahat? Dahil ba ito sa darating na laban namin sa Linggo? Kalaban ang mga sojak hunter? At pangiti namang sabi ni Ashley, it's because of my boyfriend. As important to tell to all of you. At nagulat ng City Boys at Angels sa sinabi nito si Ashley. At sabi ni Dance, ano? Boyfriend mo si Scorpion? At biglang ang niyakap ni Ashley itong si Scorpion. Sabay sabi, yes, he is my boyfriend. And I love him so much. At sabi naman ni Ryu ng palihim, exciting ito ah. Ito ang pinakahihintay kong pangyayari. Yung magsama-sama ang lahat at magbulgara ng mga sekreto. Grabe, parang kinakabahan ako na nai-excite. Ibang klase ang gabing ito ah. So exciting. At bigla nga nagsalita itong si Scorpion. Andito ako para sa isang napaka-importanting meeting. Para sa darating nating laban. At hindi lang yon, gusto ko rin ipakilala ang sarili ko sa inyong lahat. At bigla nga tinanggal nito ang kanyang maskara. At gulat na gulat itong si Jane, sabi-sabi, wow, ang gwapo mo naman. At napatawa na lang itong si Ashley at sagot naman ni Scorpion, pero may isa pa talaga akong sekreto na nais kong ibunyag sa inyong lahat ngayong araw na ito. At noong mga panahon iyon, dahil sa sobrang na-curious ang lahat, ay hinahinay na silang nag-uupuan ang lahat at nasa gitna itong si Scorpion. At bigla itong nagsalita, bago natin pag-usapan ang darating na laban, ay nais ko sanang ibulgar ang napalaking sekreto. At bigla nga nitong pinawag si Makmak at sabi nito, sana yung master ay huwag ka sana magalit sa pinuno namin, pati na rin sa akin. Dahil kalaunan lang din namin ito nalaman ang katotohanan. At sagot naman ni Dave, ano ba ang ibig niyong sabihin? Hindi ko kayo maintindihan. Sabi naman ni Scorpion, sabay kuha sa isang litrato na daladala niya. At sabi nito, ang totoo niyan Dave, o young master, kapatid kita. At biglang ang napatigil ang lahat sa sinabi ni Scorpion. At sabi naman ni Dave, nagpa-prank ba kayo sa akin? Ano ba pinagsasabi mo? At sabi naman ni Scorpion, ang tunay nating mga magulang ay isang makapangyariang tao.
at may koneksyon sa mga mapya. Kaya naman, noong mga panahong lalagay tayo sa panganib, ay tinakas nila tayong dalawa para makalayo sa anumang kapamakan. Bit-bit na bit-bit kita noon noong mga panahong iyon na maliit ka pa. Kaso lang, may biglang pumukpok sa ulo ko kaya nawalan ako ng malay. At nagulat na lang ako na magising ako ay nasa isang lugar na ako na napaligiran ako ng mga armadong mga kalalakian. Ginawa nila akong anak-anakan at si nanay makipaglaban. Ang grupong lumakip sa akin ay ang mga kasapi ng mapya at sila ang responsable sa pagkawala ng ating mga magulang. Pero binala ko na talagang makipagiganti sa kanila. Hanggang sa nahubog ako at lumaki ay tinapos ko silang lahat. Hindi ko matatanggap ang ginawa nila sa ating mga magulang at paglayo sa atin. Nung nawala ka sa mga kamay ko nung bata ka pa, ay labis ang pagsisisi ko noon dahil wala man lang akong nagawa para tulungan ka. Buti lang talaga nailigtas ka. Akala ko na paano ka na. At habang nagkikwento itong si Scorpion, ay bigla na lang itong napaiyak. At bigla rin napaiyak ang iba. At bigla rin itong nagubad ng damit. At sabi nito, ang mga balat na ito ang magpapatunay na isa kang Zodiac at magkapatid tayo. Dahil sa Opiokus mo na balat, ay nag-iisa lang yan sa buong mundo. At gulat na gulat ngayong si Dave at sabi nito, paano mo nalaman na may balat ako? At sabi naman ni Scorpion, inutusan ko si Makmak na alamin kasi nagdududo na talaga ako sa iyong pagkatao. Nang makaharap natin ang Red Spider dahil doon sa kakayahan mo nang bigla kang gumaling sa tuwing nagagalit ka. Ang kakayahan niyan ay namana mo sa tatay natin. Di nga makapaniwala itong si Dave sa kanyang mga narinig at sabi nito, ang alam ko yung mga nakasama ko na may ilang taon ay hindi ko talaga tunay ng mga magulang. Iniligtas daw nila ako sa kamay ng mga armado nung bata pa ako. Hanggang sana wala na rin sila at tanging si Lola na lang ang kasakasama ko. Kaya pala iba ang pakiramdam ko pag nakikita kita na para bang may lukso ng dugo, na para bang may misteryong bumabalot sa pagkatao mo. At biglang ang kinuha ni Scorpion ang litrato at sabi nito, kung may litrato ka pa dyan nung bata ka pa ay ikumpara natin. Ito yung mga litratong nasa akin para malaman mo na di talaga ako nagsisinungaling. At ayun na nga, dahil sa may nakasave ng litrato itong si Dave sa wallet niya, nung bata pa siya na nakahubad siya ay kamukha niya talaga yung mga litratong naka Scorpion at pati rin yung mga balat nila sa katawan. At sabi nito, naniniwala na ako. At biglang ang tumulo ang luha ni Dave. Si Scorpion naman ay sinabihan si Dave na pwede ba siyang mayakap nito. At sabi naman ni Dave, oh kuya. At nagulat ngang lahat dahil tinawagan na kuya ni Dave itong si Scorpion. At nang gabing iyon ay nag-iiyakan nga ang lahat dahil nabalot nga ng emosyon ang buong mansyon. At naging maayos naman ang pagpapakilala nitong si Scorpion sa lahat. Pagkatapos ng emosyonal na pangyayari ay pinag-usapan nila ang magaganap na labanan at sabi ni Scorpion, ayaw ko nang magkasakitan tayo dahil dapat ihanda natin ang masarili natin sa susunod na mga laban. Pwede nating i-script ang ating labanan kung maaari para di maapektuhan ang ating mga puntos. Pero kung gusto niyo namang makipaglaban ay pwede naman rin. Pero kung alam nyo na wala talaga kayong laban sa isa't isa, ay pwede naman kayong sumuko. Ano sa palagay nyo? O kaya gawin nyo itong training ground? Kaya mag-enjoy kayo sa labanan. Nasa inyo yon. At sabi naman na iba pang City Boys, ako mas gusto kong makipaglaban. It's shoutout time. Are you ready? Let's do this! Rigor Fioxy, 73, kay John Palmes, kay Josie Tampungan, kay Ricardo Bocanto, kay Janwell De Los Santos, kay Mary Fiferer, kay Wax09, kay Limis Benosa, kay Marlon Bulatao, kay Bergie Bergie, kay Mark Geloid Geloy Yaloy, kay Igrut Cordelnierans, kay Harit Gameplay, kay Joseph Alam, kay Agustin Ausan, kay Liwal Sabador, kay Jesse Girasta, kay Aaron Dugan, kay Glyna Ramirez, kay Cheryl Riquiso, kay Ned Calejo, kay Jersey Lariones, kay Arnel Galupo, kay Jan Alvarez, kay Jibesian Yanes, kay Ganggang Kia, kay Westlife Song, kay Ned Sileo, Calejo, kay Agher Tom, kay Joshua Parilla, kay Ani Mudsol Kawil, kay Rose Kagandan, kay Catherine Ritz, kay Tylus Pax, kay Jenico Marcine, kay Anthony Mark Domingo,